karamihan dito sa Pilipinas hindi kagaya mo na well-privileged na tao na may internet connection, may cellphone, at literate pagdating sa mga ganyang bagay na basic sa'yo yan. Paano kami? Paano kami mga street hustler na mas uubusin namin yung panahon namin para gumawa ng pera pang kain kaysa mag-fact check? Naaasa na lang kami dun sa maririnig namin sa chismosa na sabi daw ni Marcos, pag siya daw yung nanalo, magiging 20 pesos lang daw kilo ng bigas, ha? Sa lahat ng kakamping dyan, sa lahat ng makaleni Robredo, ngayong araw ay May 2 at meron pang ilang araw bago mag-eleksyon. Maganda ngayon yun na malaman, baka sakaling maagapan, meron pa kayong ilang araw bago mag-eleksyon. Sasabihin ko na sa inyo yung dahilan na kung bakit dyan sa pinaggagawa nyo, lalong hindi mananalo at lalong hindi magkakaroon ng chance ang manalo si Lenny Robredo. Alam ko na kayo mismo sa sarili nyo, pansin nyo rin yan. Diba? Alam nyo rin yan na bakit kahit anong solid na effort ang gawin ng Team Lenny Robredo, kahit gano'ng kalaki yung gawin na rally, kahit anong pang gawin na paglalatag ng plataforma, paninira sa mga kalaban, but parang gano'n na parang ang hirap pa rin habulin ni BBM. Wala nang ginagawa si BBM, pero bakit parang ang hirap pa rin habulin, lagi nasa likuran pa rin si Lenny Robredo? Bakit hindi niya mauusan si BBM? Alam nyo kung bakit? Ginagawa nyo kasing bobo yung mga tao. Pinagmumukha nyo bobo eh. Hindi may kakaila, hindi may tatanggi na mostly, ha? Kasuporta kay Lenny Robredo, eh talagang edukado, di ba? Talagang matatalino, di ba? Na nanggaling sa mga prestigyosong colleges, di ba? University and colleges, di ba? Talagang matatalino, hindi may kakaila. Sobrang tatalino. Nakakaramihan, halos lahat ng tumutulong sa pangangampanya ni Lenny Robredo eh matatalinong estudyante, mga scholar ng bayan, di ba? Talagang matatalino, no doubt. Ang kaso, ito ang kaso, na ang hinihimok nyo, ang hinihikayat nyo na iboto si Lenny Robredo, yung hinihimok nyo, ha? Pangkaraniwang tao, pangkaraniwang Pilipino. Karamihan sa aming mga pangkaraniwang Pilipino, hindi talaga maalam pagdating sa mga ganyang-ganyang klaseng bagay, yung mga pinagsasabi nyo ng paulit-ulit na mga budget-budget sa kung saan proyekto. Like, for example lang, lalapatan nyo kami ng ganyan, di ba? Na sa pangangampanya nyo, ginaganyanan nyo kami, di ba? Mga 8.5 billion, 16 billion, 8.6 million billion thousand dollars pesos ang budget na nakalaan sa particular pangkaraniwang Pilipino kami. Karamihan sa amin nagtitinda sa palengke, nagtitinda ng isda, umaakit sa mga bus, nagtitinda na ng mineral. Karamihan sa amin payak-payak, karamihan sa amin payak ang pamumuhay, at wala talaga kaming time para dyan sa sinasabi nyo. Mag-fact check kasi kayo, feel free to fact check, di ba? Ganyan sinasabi nyo eh. Pinagmumukhaan yung bobo, mang-mang, inutin, tatanga-tanga, basta hindi nakasuporta kay Lenny Robredo. Sinasabi nyo, feel free to fact check. Walang problema doon. Ang kaso, malaking populasyon ang boboto dito sa Pilipinas. Eh, payak at pangkaraniwang Pilipino. Like for example, yung mga nagtitinda sa palengke, yung mga ganyan, yung mga magsasaka, pag-fact checkin mo yan. Karamihan ka dyan, hindi marunong mag-log out ng Facebook. Ngayon, sasabihan mo mag-fact check kasi. Utakin na. Magpa-fact check pa? Magsasayang pa ng oras para mag-fact check? Ha? Eh sa pagkayod pa nga lang sa araw-araw, ubus na yung enerhiya, ubus na yung lakas, pagpa-fact checkin mo pa? Ngayon, siyempre, sasabihin nyo, kasalanang hindi alamin kung ano ba talaga yung totoo. Kaso makaramihan sa mga Pilipino, ayaw na namin ang totoo. Gusto namin, utuin nyo na lang kami. Di ba? Utuin nyo na lang kami. Diba, hindi nyo ba napapansin? Hindi nyo ba napapansin na mas minahal at mas pinagat ng mga tao yung sinabi ni Marcos na kapag siya yung nanalo, posible maging 20 pesos ang kilo ng bigas? Mas kinagat namin yon, kaming mga masa, kaming mga tao, kaming mga pangkaraniwang Pilipino. Mas kinagat namin yon kesa dun sa mga nilalatag ni Lenny Robredo, dun sa mga nilalatag nyo na 8.5 billion, 2.6 million thousand dollars ang magiging kabuuang budget sa isang proyekto. Putang ina, wala kaming alam dun. Pagkukumputin mo ba kami? Nagugutom kami, gusto namin ng pagkain, nauuhaw kami, gusto namin ng tubig. Ganun siya kasimple. Kaming mga pangkaraniwang Pilipino, na kayo mismo mga kakamping, hindi ba kayo nagtataka? Di ba ang gaganda ng proyekto? Sige, ang gaganda ng mga proyekto ni Lenny Robredo. Grabe yung kagustuhan niyang gawin para sa bayan. Pero ba't mas kinaagat pa rin ng taong bayan si BBM? Kasi si BBM, direktang aksyon. Nagugutom ka, bibigyan ka ng pagkain.
wala kang pinagkakitaan, bibigyan ka ng trabaho. Ganun! Hindi na, wala nang sinabi, 8.56 billion, mga wala nang ganun! Diba? Straight to the point na uhaw ka, bibigyan ng tubig. Like for example, itong tumatakbong mayor dito sa lugar namin, sa bayan namin. Diba? Eto, itong gagong to, napakaraming kaso nito, napatunayang kuraptong hayop na to, pero ngayon tatakbo siya, kinakagat pa rin siya ng taong bayan. Alam niyo kung bakit? Nakalagay sa mga flyers niya kung pamaypay na pinamimigay niya ang nakalagay dito. Ayun, pagpapataas ang kalidad ng serbisyong kalusugan. Na kapag siya daw ang nanalo, papataasin ang antas pagdating sa kalusugan. Suporta para sa edukasyon. Skola, yung mga flyers na itong gagawin to, direkta sa kung anong gusto niyang gawin. Hindi natin alam kung totoo nga, pero direkta, di ba? Direkta! Pinamigay ng kakapig na flyers, puta, mukha ni Lenny sa harap. Pagdating sa likod, paninira sa kalaban. Tinitignan din ng mga Pinoy yun, di ba? Sobrang unprofessional yun eh. Imbis na ilatag mo yung sarili mo ng tama, ibenta mo yung sarili mo ng tama, mamanghikayat ka ng tao na pumanig sa'yo. Hindi yung maninira ka ng ibang tao. Hindi pwedeng binabasbasbasbasan ka ng simbahan. On ka! Tapos naninira ka ng kapwa mo. Anong kagaguhan yun? Feeling blessed ka sa side mo? Tapos naninira ka ng kapwa mo? Tama ba yun? Kaya napalsipi ka. Kaya napalsipi ka yung pagiging feeling blessed. Binasbasan ka ng mga kapariyan, kasi kinabukasan, tuloy ka na ulit sa paninira dun sa kalaban. Ako, ito personal, tingin ko magkakaroon naman ng chance ang manalo to si Lenny Robredo. Eh. Diba? Kung lumaban na lang siguro ng patas ng diretso, yung hindi na kailangan manira. Tangina si BBM, walang sinasabi, hindi naman naninira yun eh. Diba? Never niyang siniraan yung mga kalaban niya. Focus lang siya sa grind. Diretso lang siya, focus lang siya sa goal, tuloy-tuloy lang yung paglalapat niya ng mga gagawin niya kapag siya na yung nanalo. At ayon ang minamahal ng mga tao, di ba? Man of focus, hindi na nag-aksay ng budget at panahon para manira lang ng tao, di ba? Focus lang sa goal. Bakit hindi mananalo si Lenny Robredo? Dahil sa way, sa napiling pamamaraan ng pangangampan niya. Hindi ganun. Pero meron pa kayong natitirang panahon. May sapat na panahon pa kayong mga kakampi na baka sakaling pwede niyong ibahin yung way niyo. Kung paano kayo manghihimok ng tao. Meron pa kayong sapat na panahon para mangampanya, para manghimok ng taong bayan. Manghikayat, huwag mong gawin bobo yung kababayan mo. Hindi lahat may kakayahang mag-fact check dahil hindi lahat may access sa internet. Karamihan dito sa Pilipinas, hindi kagaya mo. Na well-privileged na tao na may internet connection, may cellphone, at literate pagdating sa mga ganyang bagay na basic sa'yo yan. Paano kami? Paano kami mga street hustler na mas uubusin namin yung panahon namin para gumawa ng pera pang kain kaysa mag-fact check? Naaasa na lang kami dun sa maririnig namin sa chismosa na sabi daw ni Marcos, pag siya daw yung nanalo, magiging 20 pesos lang daw kilo ng bigas. Ha? Hindi na namin alam kung paano niya gagawin yun, basta direkta. Kapag siya nanalo, magiging 20 pesos yung bigas. Ayun yung niyayakap ng tao. Kagaya nung kung paano niyayakap ng tao si Duterte, na kapag si Duterte daw yung nanalo, uubusin niya yung mga addict within 6 months. Hindi man umabot ng 6 months pero naubos niya ba? Hindi niya naubos pero nabawasan. Paano kami maniniwala din sa mga dilawan? Kung sinabi ni Alan Peter Cayetano na magkakaroon daw ng 10,000 bawat tao, asa na? Asa na? Wala bang nakaibig dito sa tagiliran? Manghikayat, manghimok, huwag mong gawing bobo yung kapwa mo tao. Hindi pwede feeling blessed ka ngayon tapos kinabukasan naninira ka ng tao. Sa lahat ng kakamping, manghikayat, huwag gawing bobo yung kababayan. Tigil niya mga puki ng inyong fact-check nyo. Hindi lahat kayang mag-fact-check, gag. Wala ka sa patalinuhan lahat ng ginagawa natin para sa bayan. Grabe! Diba? Grabe yung aggressiveness ng mga kamping ng Team Lenny Robredo. Na hindi ko lang alam kung ako lang ba yung nakakapansin na putang na parang kakakilabot yung hashtag ipanalo na natin to. Diba? Na sana, ano pa man ang maging pulso ng taong bayan, diba? Tanggap sana, no? Tanggap na lang sana na marunong sanang tumanggap ng pagkatalo lahat. Diba? Kasi parang ang dating nito, pakiramdam ko, na pag hindi nanalo si Lenny Robredo, magkakaroon ng EDSA People Power na wala sa oras. Diba? Kung hashtag ipanalo natin to,
kung hindi pala kayo tatanggap ng pagkatalo na kung hindi mananalo si Lenny Robredo tapos si Marcos yung mananalo. Ang dating dinaya, papalabasin dinaya. O kung maluklok man talaga si BBM sa pwesto, magkakaroon ng people power at sa people power, tangin na dapat hindi na nag-eleksyon. Pwede din nag-eleksyon, dapat winelga nyo na, ngayon pala winelga nyo na na dapat ang presidente si Lenny Robredo kung hindi rin kayo tatanggap ng pagkatalo. Na kapag natapos yung eleksyon, tapos hindi si Lenny Robredo yung nanalo, tapos nagkaroon ng AIDS sa people power, minatunayan nyo lang na wala na talagang silbi at wala na pag-asa itong bansa ito, di ba? Hindi kayo marunong tumanggap ng pagkatalo. Kaya nga nag-eleksyon eh. Kung hindi kayo tatanggap ng pagkatalo, kung sa tingin nyo, pag hindi nanalo si Lenny Robredo, eh, dinaya, kasi hindi na nag-eleksyon. Ngayon pa lang, i-welga na natin. Ngayon pa lang, i-welga na natin na sana si Lenny Robredo na lang yung manalo kung hindi rin tayo tatanggap ng pagkatalo. Di ba? Joke lang yun. Bye. Please like and subscribe!